Good evening mga buddy. So alas 9:30 na ng gabi. At naisip ko na gumawa ng isang video tungkol nga dito sa aking nabasa. At sigurado meron na namang isang sikat na artista ang mag-aalma. Ewan ko kung anong gagawin ito na depensa. Dahil ito ay mismo nanggaling kay Lieutenant General Parlade ng Solcom. At ito nga yung sinabi niya sa kanyang Facebook post noong isang araw. At ito nga yung kanyang post kahapon ng alas 12:30 ng umaga. So ang sinabi niya dito, "To our celebrities, keep yourselves informed." So ito yung tungkol sa pagdalo ni Liza Soberano sa isang webinar na kung saan nga siya yung isa sa mga naging guest speaker sa Gabriela Youth, at nabigyan din natin niya ng reaction video. So sinabi dito ni Lieutenant General Parlade, "Let us not red tag Liza Soberano. It's not fair to her. She is merely supporting advocacy for women's rights. She has to be protected in the exercise of her rights. Is she an NPA? No, of course not. Not yet. So let's help educate her and the other celebrity targets malayang kilusan ng bagong kababaihan o yung mga makibaka. The underground mass organization hiding under Gabriela." Then dito sa huli, may sinabi pa siya, "Liza Soberano, there's still a chance to abdicate that group. If you don't, you will suffer the same fate as Josephine Ann Lapira or Ella, former Deputy Secretary General of Gabriela Youth of UP Manila and defender of women's rights. Even against sexual predators among her comrades in the NPA unit she joined, which is clearly stated in her handwritten letter addressed to a certain Emil. It's a pity she learned about a nonsense things like nabbing a firearm, NPA machismo, and sexual exploitation while already inside underground. It was too late. She is dead." Then dito sa panghuli, sinabi dito ni Lieutenant General Parlade, "The choice is yours, Liza, and so with you, Catriona. Don't follow the path Kaela Colmenares took in the underground and NPA Quezon. I'm sure Angel Locsin and Neri Colmenares will not tell you this." May nabanggit nga dito si General Parlade na Kaela Colmenares. Alam naman natin na itong si Neri Colmenares ay tiyuhin ni Angel Locsin or ni Angelica Colmenares. So sino kaya itong si Kaelia Colmenares? So medyo napaisip din tayo. Noong una sumagi sa isip ko na baka ito'y si Angel Locsin. So may nakita ko ditong post from Twitter account ni The Political Labandera. Ang sinabi niya dito, "Tingnan natin baka bukas o sa makalawa kung hahabla ng libel si Angel Locsin laban kay General Parlade of NTF-LCAC for basically outing to the public that her elder sister is an underground NPA cadre in Quezon Province." Take note, elder sister ni Angel Locsin ang binabanggit pala ni Lieutenant General Antonio Parlade dun sa kanyang Facebook post kahapon. So basahin uli natin yung sinabi ni General Parlade, "The choice is yours, Liza, and so with you, Catriona. Don't follow the path Kaelia Colmenares took in the underground and NPA Quezon. I'm sure Angel Locsin and Neri Colmenares will not tell you this." So mga buddy, ito yung aking reaction dito sa sinabi ni Lieutenant General Antonio Parlade Jr. ng Philippine Army. Naniniwala ako mga buddy sa sinasabi ng official na to. Hindi basta-basta ito magbibitaw ng salita kung walang matibay na ebidensya. Alam na alam ng mga ito ang mga personalidad sa mga kabilang grupo. At dito nga nabanggit niya itong si Kaelia Colmenares na ayon naman doon sa post ng The Political Labandera ay nakakatandang kapatid ni Angel Locsin. So mabigat-bigat na pahayag yan galing nga dito kay General Parlade, pero alam ko naman na kayang-kayang depensahan niya yan kung sakali man na maghain ng libel itong si Angel Locsin. Ay sigurado mapapahiya ito at aaminin sigurado nito. Hindi man niya aminin na yung kanyang kapatid, yung kanyang nakakatandang kapatid ay NPA. Eh, kitang-kita naman natin mga buddy sa kanyang mga sinasamahan, sa kanyang mga sinusuportahan na organisasyon, di ba?
ang Gabriela. O ito yung mga picture na kasama nga itong kanyang piyuhin na si Nery Colmenares, yung sinasator Ocampo. Diba? Kitang-kita naman natin eh. Kaya nga, diba may kasabihan na birds of same feather flock together. O ano ba yung sinabi ni Jose Rizal tungkol sa mga ganyan, sa mga sinasamahan mo? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ito si Angel Oxin, palagi nakikita yan. Nakasama itong mga opisyales ng mga makakaliwang grupo ng Gabriela, Bayan Muna. Kaya hindi talaga nalalayo na totoo itong sinasabi ni General Parlade. Hindi pwedeng basta na magsasalita ang gandong kataas at nire-respetong opisyal ng Philippine Army kung hindi niya alam yung background nitong si Angel Locsin. At syempre hindi naman niya sasabihin sa publiko, di ba? Na may kapatid siyang NPA. O, may kapatid ako NPA. Suportahan ninyo ako. May napanood din ako na video ni Maharlika sa kanyang YouTube channel na kung saan nga ito ang tinatalakay si Angel Locsin. At medyo, ano din, medyo masakit din yung mga patama doon ni, ano, ni Maharlika sa kanya. Kasi nga, bukod sa tinatawag siya na dambuhala, ikinokonekta siya sa NPA. Pero alam naman natin na hindi natin basta-basta pwedeng sabihin na porket ikaw ay sumusuporta sa makakaliwang grupo, ikaw ay NPA na. Alam naman natin na NPA ay mga armadong grupo ng CPP. Kaya pala ganun na lang yung mithiin ni Angel Locsin. At kita nyo naman itong nagsara ang ABS-CBN Asia, yung nangunguna sa pagsigaw dun sa labas, sa pagsasalita dun sa labas. At medyo may pagka-aktivista na nga ang dating. Ngayon ko napapag-dugtong-dugtong. Noong una, nalaman ko na si Nery Colmenares pala ay kanyang tiyuhin at ang totoong ang pangalan ni Angel Locsin, kasi screen name lang naman niya yan eh, ay Angelica Colmenares. So, tiyuhin niya si, ano, si Nery, yung isa rin na miyembro ng makakaliwang grupo. So, ngayon lumabas na yun palang nakakatandang kapatid ni Angel Locsin ayon kay General Parlade ay isang NPA cadre sa Quezon Province. So, abangan natin kung ano yung magiging pahayag dito ni Darna, kung kaya ba niya itong idepensa, kung ano ba yung kanyang sasabihin, pabubulaanan ba niya ito o aaminin. Yan ang ating abangan. At yun nga, kaya ako naisip na gawin ito dahil syempre, ito kasi si Angel Locsin na noong unang lumalabas ito, noong kasikatan pa nito, talagang iniidolo natin yan. Mula dun sa tambalan nila ni Gutierrez, yung Mulawin. Pero habang tumatagal nga, nakikita na natin yung tunay na kulay ni Angel Locsin. Kaya medyo nawala na rin yung aking paghanga sa kanya. Dahil nga nakikita natin na kasama niya itong mga makakaliwang grupo at may mga pahayag siya na laban sa gobyerno. Kaya hindi dapat natin suportahan yung mga ganitong tao. Hindi natin dapat hangaan. So yun lang mga buddy, ang ating reaction video for tonight. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, pindot na ang subscribe button. Pati na rin ang bell icon upang sa ganun updated ka sa mga videos na ating gagawin. Muli, ito ang inyong supremo. See you next time mga buddy.